kang pagpo sa ating pong channel, Tourist Daily Christian. May panibago po akong ituturong video sa inyo po. Patungkol po ito sa airbag. Anong mga function po ng airbag? Bakit may airbag? At bakit po ginagamitan ng airbag suspension yung cup? Ituturong po sa inyo kung bakit po nilagyan nila ng airbag yung cup ng truck. Tapo, simulan na po natin. Okay po mga kaibigan, gagawa po tayo muna ng drawing actual. Sisit po tayo ng drawing actual. Gagawa po muna tayo unang-una yung supply, yung tanke. Ito na po yung nasa ilalim ng chassis. Ano po? Tanke. Yan po yung tanke ng hangin. Ano po mga kaibigan? Ito yung nakakabit sa chassis ng truck. For example, yung 10 wheeler, ano po? Meron po yan dyan, drain plug. Nabasan po yan ng tubig, pagka may tubig na, ano po? Yung isa naman po ay release valve. Parang may release valve siya dyan. Ito na po yung supply natin ng hangin. Meron po siya dyan, parang check valve. Nagsusukat ng PSI kasi mga kaibigan, sa cab ng sasakyan, sa ulo ng sasakyan, meron lang po sukat yung airbag, ano po, yung suspension bag ng ulo ng truck, ano po, meron po siyang sukat. Ito po na yung tank. Air tank, ano po. Susunod po natin, magagawa po tayo ng apat na airbag. Ano po? Apat. 1, 2, 3, 4. Yan. Yan po mga kaibigan yung airbag suspension ng ulo ng truck. Ano po? Nakakalagay po ito sa ilalim ng ano? Sa ilalim po ng ulo ng truck. Ayan. Meron siyang plate dyan. Patensya na mga kaibigan sa drawing kasi medyo pasmado na yung pong likod. Ayan. Airbag 1, airbag 2, ayan. 3, 4. Ayan po. Ayan mga kaibigan, una po nating ituturo sa iyo ay yung supply po muna ng hangin, ano po, para po malinaw. Ayan po, kaya na ginagamitan ng airbag yung ulo ng truck, mga kaibigan. Kung mapansin po ninyo, yung truck, parang gumigiwang-giwang siya. Ano po, automatic gumigiwang-giwang yung truck, yung ulo. Kasi yung tinatawag po na airbag suspension cap, yan, nagsasariling angat, nagsasariling baba. May level po yan mga kaibigan, mayroong level. Kung sakaling medyo mababa ito, mag-automatic, tataas yan. Medyo mababa ito, automatic, magtataas yan. Meron po yan na pinakang galaw. Yan, ito yung arrow. Lagyan natin ng arrow. Mga kaibigan, basta pasukan niya ng hangin, yan, yung airbag na ito, pag pinasukan niya ng hangin, automatic, aangat yan. Meron pong tamang sukat ng PSI ng airbag suspension. Ako mga kaibigan, unahin po natin muna yung mechanical system. Ano po, bakit umaangat yan? Supplyan po muna natin yung apat na airbag, ano po? Ito po sa ulo po itong ini-explain ko pong ito. Hindi pa po ito yung sa muli. Sa susunod ko na lang pong vlog yung sa muli, ano po, yung conversion. Bakit ginawang airbag yung muli, ano po? Marami po kasi lang purpose. Ito na po yung mga modelo, ano po? Dati po ang ginagamit nila dito is yung mapapansin po nito sa ilalim, dalawa yan sa cab. Meron yan sa
For example, ito yung track. Ayan. Meron yan dalawang spring dyan, malaki. For example, ito yung track. Ano po? Ayan, track. Merong coil spring yan. Yan po yung mga old model. Spring, ano po? Spring type. Yan po mga old model na gawa po ng manufacturer. Ano po? Ngayon, modelo na po ito. Ginawa na po siyang hangin. Iba po kasi malambot masyado yung dihangin. Parang lobo. Nagbabounce talaga siya. Pero itong spring, medyo may katigasan yan. Medyo makalampag yan. Ano po? Yan po yung ituturo ko po sa inyo. Tataka po ba kayong iba yung kasi bakit nagsasariling taas, nagsasariling baba yung truck. Kahit wala naman tao. Ano po? Automatic airbag suspension ang tawag po. Ano po? Yan, gagawa na po tayo. Sunod po natin i-draw yung maglalagay tayo ng control system. Yun pong tinatawag na suspension airbag control. Parang ano na po yung computer na rin na nagdadala. Ano po? Wala na po kasing manual. Puro na po sensor. Meron pong sensor silang nilalagay. Ano po? Nagawa po tayo dito ng parang kumbaga sa sasakyan. Parang ito yung pinakang ECM niya. Yan. Mamaya ko po na muna yung wiring. Unahin po muna natin yung hangin. Hangin. Since ito na po yung hangin. Ano po? Ito na po yung hangin. Maglalagay po muna tayo ng supply sa airbag. Meron po yung mga fittings dyan. Yan, fittings. May hose po yan dyan. Ano? Nakaseries lang po yan dyan. Unahin po natin yung rear. Rear suspension, mga kaibigan. Rear suspension. Yan. Connect natin dyan. Ito na po yung hose. Maliit na hose lang po yan. Yan. Yan, merong T-fittings yan dyan. Tawag ay T-fittings. Ito po, diretso na ito sa tanki. Sana po nasusundan po natin. Ano, diretso na po ito dito sa tanki. Meron po yan dyan na parang check valve. Kung lumalabas lang dyan na hangin o 8 or 6. Ganyan, phase ay nasa maybe lang. Ay, nasa utso. Kaya hanggang sa is. Hindi po pare-parehas. Depende po sa model ng truck. Ito po. Ang isuso po itong ibabahagi ko po sa inyo. Ano po? Batay po doon sa akin sa mga troubleshooting. Sa pang isuso po itong ituturo ko po sa inyo. Alam po, meron na pong supply na hangin. Yung isang ay yung dalawang airbag. Ito po yung rear. Ano po? Rear. Rear. Cab suspension. Ano po? Cab suspension. Oh. Rear cab suspension. Ano po? Hindi pa po yan yung sa muli. Ano po? Sa harap pa lang po yan. Ito lang po yung sa ulo ng truck. Ayun, kukonek na rin po natin yung sa unahan. Ito na po yung sa unahan. Dito na lang po tayo magkukonek sa ilalim. Pero nandito po yung fitting sa ibabaw eh. Yan. Magkabit na po yung dalawang yan. Ano? Magkakabit yung dalawang yan. Ito na yung hose, mga kaibigan. Hose. Diyan dumadaan yung hangin. Kabit na yan dyan. May fittings yan dyan. T-fittings. Nakabit na. Nakabitan na po natin ng supply yung dalawa, ay yung bali apat na airbag. Ano po? Ngayon po mga kaibigan, automatic yan kasi may hangin agad ito eh. Tanki. Pagka umandar yung makina at may laman na ito, halimbawa utso na yung laman nito, automatic papasok agad yan dyan. Ang tendency ng airbag na ito, papasok yung hangin niyan, aangat po ito. Kaya po may araw, ano po? Yan, may araw. Mag-i-expand yan, aangat yan, titikil yan doon sa chassis ng truck. Ano po? Ngayon, paano po natin makukontrol yung pag-angat niyan? Kasi hindi pwedeng laging nakaangat yan, matigas yan. Medyo mataas yung level ng ulo ng truck. Ano po? Meron pong nilalagay dyan na sensor.
nilagyan ng company, ng manufacturer, ng sensor yan para mag-automatic angat baba yung suspension ng cab ng ano ng truck ano po. Naglagay sila dito ng bulb. Magdodraw po tayo ng bulb ano po. Ito yung bulb. Yan. May bulb sa rail, may bulb din sa unahan. Ang trabaho po nitong bulb na ito, ito na po yung nagko-control sa hangin ng pagpasok. Ito po yung on-off ng hangin. Ano po? Pero po ito, ang nagpapagana po dito ay kuryente. Galing po dito sa suspension control. Dito po ano, sa computer box na ito. Ngayon, meron pong solenoid bulb yan na tinatawag. Ahatiin po natin ito sa gitna. Ito, may bulb yan dito. Meron yan yung bulb. Meron din yan dyan. Hatiin natin sa gitna. Meron yan dyan bulb. Meron po yan magnetic. Bali, ang magnetic niyan, dalawa. Isa sa baba, isa sa angat. Meron yan dyan na parang release valve. Pag sobra na yung hangin, ano po. May release valve yan dyan. Ngayon, may wire po yan. Ang magiging wire po natin dyan ay apat. Yan. Apat a wire. Balik ka rin natin yung supply, ano po. Kasi magkakagulo dun sa diagramming para maintindihan po natin. Doon po sa mga beginner, tama-tama po ito sa inyo. Doon sa mga master, mag-comment na lang po tayo mga master. Yan po. Yan po naman ito ay batay lang po sa ating mga experience. Kasi karamihan naman po dito sa ganitong mga troubleshooting. Hindi naman po natin ito natututunan sa eskwelahan. Ito po naman ay actual na po natin na encounter sa paghahanap buhay na po natin. Ano po? Dito na po yan, o. Para medyo malinaw. Medyo nagkaroon lang ng elbow pass para tutok na tutok. Yan. Ito na yung release valve. Binaliktad ko lang po. Ano. Ito yung tinatawag na magnetic air control. Pero ito, parang holding valve. Kung sa hydraulic system, may lock po yan. Para pag piga nung ano, pag sa bigat, meron kasing bigat yung ulo ng ano eh, kung ilang tons yung bigat ng ulo ng truck. Pag piga, yan ganyan, mag-i-stack yan dyan, mag-i-stack. Depende sa control nitong kuryente nitong computer box, ano po. O, kung saan nakalibel yung sensor, meron pa akong ilalagay na sensor, ano po, ito na muna po yung dinro ko. Yan. Meron po yung kuryente. Yan. Bali, may line 1, may line 2. Line 1, line 2. Line 1, line 2. Bali, apat pong connection sila. Ngayon po, may nagko-control po dito. Ito na po yung memory. IC regulated circuit. Ano, sa electronics po yan. Hindi po natin na papangalanan kung ano pong mga part number niyan. Batay po sa aking experience, ito na po yung nagko-control ng memory nito para mag-automatic siya. Ano po, mamaya po ipapaliwanag ko po yung mga supply niyan. Ano po, yan. Ngayon, para na mabasa yan, meron pong sensor dyan. Lalagay po tayo ng sensor, dalawa. Isa sa harap, isa sa likod. Yan. Meron po yan sensor. Lagay natin yan dyan sa likod. Tapos lagay tayo dito sa harap. Lipat natin itong EC, itong computer box. Ano po? Mamaya na natin ilalagay. Ito na yung sensor. Yan. Meron po yan dyan adjuster para dun sa taas niya. Adjuster po para pwede nyo i-adjust yung angat, yung pag-automatic niya. Yan. Ito po yung pipihit po yan ng clockwise, counterclockwise, balik-balik po yan. Habang bumabaon ito, ito na po yung bali naglalak nito, kukontrol nito. Importante po kasi yan. Yan. Nagtatanong po yung iba, pwede po bang i-manual yan? Pwede po yan. Sa susunod pong video, i-convert natin po yan na
electronics control, automatic into manual. Ano po? Ituturo ko po sa inyo kung anong klaseng switch, pwedeng three-way switch, pwedeng, pero kailangan natin ng push button. Kahit di na po natin kailangan ng relay kasi napakababa naman po ng amperahe nito. Napakaliit, napakaliit ng wire niya. Hindi na kailangan po ng relay dyan sa mga ganito kasi lalo po kayong malilito pagka may relay pa ito. Mababa po ang kuryente niyan, 24 volts. Ano po? Ito po yung nagsisensor, depende sa adjust nito ng angat. Itong cab, ano po, magdodraw na po tayo ng control panel. Ano po, ito na po yun. Dito ko na ilalagay kasi magulo na dun. Parang ano yan eh, kalaki. Parang kaparehas lang din po ng isi yun ng ano. Ng mga bus, ano po. Yan, parang cellphone kalaki. Ano? Malaki pa sa cellphone. Pero yung sa puso po, sa super great mga kaibigan, medyo mas makapal yun. Pero halos parehas lang ang laki. Pero yun, mas, medyo mas makapal. Tapos, mas simple yung pagkakadesign ng control unit niya. Ano po? Ito na po yung control unit niya. Ang tawag dito ay air suspension. Yung nakalagay dun sa ano eh, part number. Suspension. Ano po? Nandito na po nakalagay yung front. Nandito na rin po nakalagay yung rear. Kasunod po na po i-draw yung ano, yung sa rear kasi po yung sa rear. Ano po yun? Meron po pong may ten-wheeler, may tripod. Iba po yung ano niya, iba po yung sa diagram niya. Pero nanggagaling din po yan dito sa isang control. Ano po mga kaibigan? Yan, draw na po natin. Itong sensor na po ito ang nagbabasa. Ano po? No? Tamang taas, tamang baba. Yan. Depende sa gusto ninyo, pwede ninyong i-adjust dito kung gusto ninyong medyo angat yung ulo ng truck ninyo. Meron po yan dyan na adjustment thread. Ayan, numero 8 lang po yun. Pihitin po ninyo yan habang nakasusi. Tapos may laman itong hangin. O, siguraduhin lang pong may laman hangin bago yung gagana, nakaon yung susi. Ayan. Pag in-adjust po ninyo yan, mag-a-appear po yan dito. Masisensor yan itong computer. Ano po? Ayan. Unahin po muna natin yung supply. Ano po? Supply nitong dalawa. Yan po, lahat po pumunta yan dito. Lahat po pumunta yan dito. Hindi po yung naka-body ground dito. Hindi po naka-body ground dyan. Puro yung dala-dala ng memory. Ano po? Yan. Lagay na po natin. Line 1. Yan. Line 1. Line 2. Yan. Nasusundan na po natin. Ano? Ito na po yung magnetic. Ano po? Magnetic. Holding bulb magnetic. Kabit na po natin ulit ito. Iba po ang connection nito. Magnetic number 1, iba yung connection ng magnetic number 2. Ayun, connection natin 'yan. Puro papasok 'yan dito sa memory. Ayun. Line 1, line 2. Ito naman po, pasok na naman po 'yan dito. Line 1, line 2. Line 1, line 2. Walang naka-body ground 'yun, ano po mga kaibigan? Kasi ito pong air suspension control. Meron po yan supply. Kat nasa gitna, ano po? Depende po sa ano, sa year model, ano po? Kung Isuzu, Buso. Kanya-kanya po sila magkakaiba. Hindi po pwedeng mag-production, mag-build ng product yung isang company na magkakapareha sila ng color coding at magkakaparehas po sila ng design. Ano po? Yung connector, magkakaiba. Iba po yung sa Isuzu, iba po yung sa Puso. Hindi pwedeng isalpak. Sasabog yan. Kasi magkaiba yung polarity. Meron po yan na tinatawag na fixed line positive. Fixed line positive. Meron naman po yan na ignition accessories. Merong isang body ground. Ano po? Positive din po yan. Positive din po ito. Kasi po ang mga computer box, merong karamihan, merong steadying positive yan. Kahit patayin mo ang susi, gamitan mo po ng test light yan. Meron pong isa dyan na naka-fix live. Ano po?
Para pong naka stuck siya diyan sa loob. Nakaset sa loob ng computer box. Ano po mga kaibigan? Yan. Yan na po ano? Meron siyang positive. Napakadali po ano po. Meron siyang supply. Ngayon. Paano po ito gagana? Ano po? Babasahin niya nito. Ito na po yung leveling bulb na tinatawag. Ano po? Meron po yan na mayroon po din yan na wire. Ano po? Iba po yung direction nito. Iba po yung direction nito. Meron pong wire yan na tatlo. May line 1, line 2, line 3. Yan. Wala kang makikita niya na naka-bodygram dito. Lahat po yan papunta dito. Ano po? Papunta din po lahat yan dito. Yan. Ikaw connect na po natin. Yan. Nakonnected po yan ano? Kasi oh, yan, nakonnected yan dyan sa lahat. Yan. Nagkakasama na yan dyan. Puro papunta po yan sa IC. Yung kabila na naman po, ganun din po yan. Babaybayin yan, ito rin kabila. Ano po? Babaybayin yan yung kabila. Dito na po natin padaanin sa kabila. Medyo magulo na. Yung tatlong wire, ano po? Sa kaloob, ano lang po yan? Isang wire lang po yan, binalot. Pero papunta lang po siya sa... Dito lang din po siya papunta lahat. Yan. Okay, ano po? Ganyan lang po yung control niya, diagramming, ano po mga kaibigan. Yung sa suspension cab control, ano po. Napaka, ano po, dali lang pong malaman kasi po, puro papunta po yan lahat dito. Meron lang po siyang fixed line, merong accessories, tapos merong isang ground. Ano po, meron po yan dyan. Nakabolt lang po yan, ano, nakabolt. Yan. Minsan nakikita natin yan sa ilalim ng upuan. Yung iba naman, nasa may dashboard. So, yung sa puso po, nasa may likuran ng upuan ng painanti. Ano po? Ngayon po, bakit po ito haangat? Yan, tuturo ko na po sa inyo. Ano? Once na may tao sa taas po, pipiga ito. Yan, magkakaroon niya na reaksyon. Arrow. Sumakay yung dalawang tao, pipigain ito. Pati yan. Magkakaroon ng pagbabago ng timbang. Ano po? Magpipress po yan. Sisingaw yan. Marinig po natin. Parang may nagsisirit. Yan, ganun. Kasi ito, itong isang bahaging ito, naandito ito sa baba. Kung baga ito na yung pinakanchasis, nakababa yung ulo. Ito na yung pinakanchasis. Ito naman yung pinakanchasis ng ulo ng truck. Ano po? Dito po yan nakakunik sa ibaba ng chassis ng makina. Ano po? O, ito naman isa, nakakunik po ito sa ulo ng cab. Ano po? Yan. Once na napiga na ito, may hila ito. Ay, sensor yan. O, dalawang yan. O. Sensor yan. Pagka may tao na pipiga yan, siyempre bababa na ito. Hihilahin na ito. Ngayon, magkakaroon ng reaction yung air suspension control. Yan. Sabay yan, oh. Ngayon, pag nabasa ito ng memory at electronics na ito, magkakaroon ng reaction. Bubukas ngayon yung magnetic switch, yung holding valve na tinatawag. Pag nag-open ito, kung alin yan sa maunang yan, kasi minsan, mas lamang yung bigat ng unahan, mas lamang yung bigat ng hulihan. Depende yan sa bigat ng basa ng sensor. Ano po? Bigla yan, magbubukas itong holding valve. Ang tendency ng hangin, yeah, ito na po yung hangin, yung araw na yan. Papasok yan dyan. Aangat na ito. Mga balloons na ito. Itong mga airbag na ito. Aangat na siya. Ngayon, bakit tumitigil bigla? Siyempre aangat po itong sensor.
Itong sensor gagalaw. Bumaba na siya, hihilain na ito. Meron pong control yan, stock, meron po itong limiter na tinatawag. Pag sobra ng baba, titigil na. Pag sobra ng taas, titigil na. Ito na yung pinaka-control niya para hindi sumabog yung airbag. Ito kasi may tamang sukat lang itong PSI airbag na ito. Yan. Ito na po yung nagbabasa. Ano po? Tamang level ng hangin. Tamang taas, baba, nag-hub. Ano po? Yan. Magbubukas na ito, magnetic na ito. Magre-release na yan dyan. Ngayon, bakit hindi pumipiga masyado? Ito na nga po. Babasahin na yan ito ng computer box. Sisirit yan. Ngayon, bakit hindi masyadong bumababa? Meron pong tinatawag na holding valve block ito sa loob. Meron pong piston na nag-automatic lock. Ngayon, gusto nyo naman bumaba, ano po? Bakit bigla naman umaangat? Wala naman tao. May multo na niya itong truck na ito. Bigla na naman ang umaangat. Gawa naman po ito, nito na naman. Lagyan na naman po natin ng aro. Biglang umangat. Kasi yung tao bumaba pala. Yan. May hagdan ano. Ito yung hagdan. Bumaba na yung tao dyan. Bumaba na doon sa pinto. Bigla na naman ang niyang umangat. Parang anyang nagsariling angat. Gawa na naman po nito. Nabasa na naman ito. Parang nag-expand na ganyan. Magsasarili naman ito. Ito naghahabol ng sukat ay sukat ng bigat, sukat ng alignment ng ulo. Ano po? Ito na naman. Pagbaba ng driver, bigla na naman anya nagsirid. Kumaganon yung ano, yung mga airbag. Ano po? Hindi po minsan nagsasabay ang dalawa. Depende sa bigat. Ano po? Halimbawa, yung kabila na naman ay doon bumaba sa kabilang pinto. Yan, magkakaroon naman ng reaction nito. Ano po mga kaibigan? Ganun po ang function ng air suspension, ano po, sa ulo, ano po. Magkasama po yan yung sa huli. Airbag naman sa hulihan na gulong. Meron pa po yan dito. Magkakasama yan. Hindi na po natin mapapagkasya yung wiring ay. Nasunod po, ituturo ko po sa inyo. Ganito rin po siyang computer box. Nasa loob niyan, rear suspension. Isa lang po ang supply. Ano po? Ito naman po, papunta na yan sa huli. Kung ilang magnetic yung sa huli, ilan ba ang muli sa hulihan? Palagay po natin sa dalawa, tatlo, apat. Kung 10-wheeler or 3-wheeler. Depende po sa gulong na ikakabit ng manufacturer. Ano? Yan. Ito na po yung patakbo na naman sa huli. Ang huli ng truck. May similarity po yan. Ito naman po, nakalagay nila ito sa may mulli, dun sa may gulong, sa tapat din ng airbag sa may likuran. Yung tinatawag na labeling valve. Pag tumatagilid, nag-automatic. Halos parehas po ng memory, pero yung kasi ginawa nilang integrated circuit, pinagsama-sama na nila yung memory ng ulo, memory ng mulli sa likod, para makatipid sila ng espasyo. Ano po, pinaliit nila yung control. Ano po, sa sunod po, ituturo ko po sa inyo yung sa parting hulihan. Kung bakit nagsasarili din po yung hulihan, bigla na lang pong mag-automatic. Sa kurbada naman po yun, binabasa niya yung labeling valve niya. Ano? Sa kurbada naman, pasok din po yung lahat dito. Ano po mga kaibigan? Okay po mga kaibigan, salamat po sa pagtutok sa ating pong kaunting pag-aaral at pagtuturo. Ay binahagi ko po sa inyo, ito po na yung kaya na lang. Sa mga susunod ko pong pagtuturo, ituturo ko po sa inyo yung rear side, ano po. Kasi po ay related din po ito dito. Meron po akong ituturo po sa inyo, patungkol naman po yung sa wingban. Ba't po umaangat yung wingban ng truck, ano po. Yun po yung isa po yung ituturo sa inyo. Ano po yung combination na po yun ng hydraulic system at saka electrical system. Medyo po pahirap lang pahirap po yung tuturo po sa mga beginner kasi po ay pagdating ng panahon, yan ang po ang ma-encounter po natin sa ating po mga pagtatrabaho. Maraming salamat po sa pagtuto. Huwag po kakalimutan yung subscribe po ang ating pong channel. Pindutin po yung notification bell para po update po kayo sa panibago po yung videos. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.